sa natitirang mga araw ng summer, marami pa rin prutas in season. Pero alam nyo bang indis na itapon ng mga buto, eh, pwede pa nating pakinabangan ng mga ito sa hashtag Save the Seeds. Bawas basura na, dagdag puno pa. Sa online environmental campaign na ito, hinihikayat ang mga tao na ipunin ang mga buto, hugasan, ibilad sa araw, baluti ng dyaryo. At sa susunod na biyahe mo, o kahit bakuran mo, ikalat mo sa lupa ang mga seeds. Sa darating na tag-ulan, maghumbis ang mabuhay ang iba sa mga yon. Isang paraan lang yon ng reforestation. Pwede rin magtanim ng punla mismo na ginagawa dito sa Monasterio de Tarlac sa San Jose, Tarlac. At kasama natin ngayon ang founder nito, si Reverend Prior Father Archie Cortez. Father, welcome to Amazing Earth. And thank you for visiting the monasterio. Yes po. Father, bakit po naisipang magtanim ng mga puno dito? Well, one of our advocacy, other than giving praise and glory to God, is to take care also of the nature, God's gift of creation. So, this used to be a barren mountain, so gusto lang namin magkaroon din ng mapapangalagaan ang bundok at nagtanim kami para sa mga tao at para sa mga hayop at mga ibon. Ano-ano pong klase mga tinatanim niyo rito? Marami kaming mga mangga, guyabano, meron din kami mga lanchones, tinanim, mangstin. Bakit po yun specifically ang pinili niyo sa lugar na to? Well, kasi nababagay siya sa klase ng lupa na meron kami dito. So ngayon, ang talagang produce lang namin yung mga sa mga kalamansi pa lang at mga mangga. Pero yung iba, kasalukuyan pa lang na tumutubo, namumunga. Tapos may mga katulong din kayo dito sa pagpagtatanim nyo? Opo, yung mga aming mga brothers in the community dito sa monasteryo, kasama sila. Tsaka yung mga workers din, mga volunteers. Mga volunteers din. Katulong namin ang local government ng Tarlac. Ano po ba ang participation nila, lalo na yung local government? Ang local government, una, tinulungan kami na i-develop ang daan dahil sa kanila to, nagbibigay din sila ng mga seedlings. Bagay na bagay ang ginagawa ni na Father Archie dito sa Mount Resurrection. Binuhay nilang muli ang kagubatan. Isa pang pinagmamalaki nila ang inumpisahang farm garden. Father, pakikwento po naman kung ano itong garden farm na ito at paano kami makaka-participate dito. Ang garden farm ay pinamumunuan ito katulong namin nga ang CLSU, Central Luzon State University. At may Shalom Group doon na gustong tulungan kami para maisaayos sa mga hardin ayon sa bagong teknolohiya. Paano po yung mga tiga, let's say, mga hindi tiga rito na gusto pong tumulong? Paano pwede mag-participate? Well, in so many ways, nagbibigay sila ng mga seedlings. Sometimes silang nagbibigay ng pambili ng ganito, sila nang nagbibigay. So, yun, they're also free to come and visit and magtanim kung gusto nila. Maraming salamat for sharing everything that you have done here. Thank you. Para sa amin, sa Amazing Earth, kayo po ay isang Amazing Earth hero. Oh, we should be the one to thank you. Thank you, Father. Thank you. God bless you, darling.